Exempt corporations. Pwede pala yan, yung mga taxpayers classified as corporations under our tax code ay exempt sa income tax. Paano? Paano maging exempt? Sige, samahan niyo ako and let's discuss this with another episode of EDT Talks. Are new to my channel, I'm Mr. Enrico De Tabag. Some call me EDT for short. I am a college professor, a book author, as well as tax and accounting practitioner. My channel, EDT Talks, is dedicated to make taxation easier to understand. In this video, as you can see in our screen, I will be discussing to you the tax-exempt corporations under Section 30 of our tax code. Okay? So Section 30 is entitled Tax-Exempt Corporations actually. So if you want to know the different types of entities or corporations exempt from income tax, yan ang hanapin mo sa ating tax code, Section 30. Before we proceed to the requirements on how to be a tax-exempt corporation, we need to remember that the reason why the government imposes tax is to generate funds to defray the legitimate expenses of the government. So, ang very reason, okay, kung bakit may ini-impose na tax ay para magkapera ang gobyerno, hindi para i-exempt ang mga taxpayers, okay? Therefore, the moment na ang pinag-uusapan ay tax exemption, the requirements, as you can see, okay, take a look at this, the requirements for the grant of tax exemption are specified by law granting it. Okay? And such grant is strictly construed against the taxpayer. Ano ibig sabihin yan? So, if you claim to be a tax-exempt entity, you should be able to prove na ikaw talaga ay tax-exempt. Otherwise, kung hindi maliwanag na ikaw ay exempt, you will be considered taxable. Okay? Because doon sa sinabi ko kanina na ang pinaka-rason kung bakit tayo may tax is para makapag-generate ng pondo ang gobyerno. Hindi naman yan nag-i-impose ng tax para hindi tayo i-tax eh. Walang ganun. Ini-impose nga eh. So we are required to pay, di ba? And again, uulit-ulitin natin, ang rason kung bakit we are required to pay is para makalikom ng pondo ang gobyerno natin to support their legitimate activities. That's why the moment na medyo malabo, okay, na yung taxpayer ay exempt, it will be interpreted strictly against that taxpayer, liberally in favor of the government. Okay? So ikaw na taxpayer ang magpro-prove na ikaw nga ay talagang tax exempt. Unless you will be able to prove na ikaw ay exempt, you will be taxable. Okay? Because the exemption restricts the collection of taxes. Hindi parang ino-oppose mo na yung kinokontra mo na yung pinakarason, di ba? Kung bakit meron tayong taxes. Of course, hindi bawal na may mga tax exempt. Kaya nga nasa batas yan eh. At saka sabi nga dito sa screen natin, kung yan man ay exempt, okay, naka-specify yan sa batas kung ano yung rason, kung ano yung mga requirements, paano ka maging tax exempt. Okay? Thus, a corporation claiming tax exemption must be able to show clearly that it is organized and operated for the purposes under Section 30 of our tax code, the National Internal Revenue Code of the Philippines, as amended. Okay? Kaya in fact, sa practice, kapag kayong client ay nagkleklaim na siya ay exempt, ang unang hinahanap namin dyan is yung tax exempt certificate. And the BIR issued revenue issuance, RMO 38-2019, to clarify, okay, yung pagra-grant ng tax exemption on corporations. So sabi ng RMO 38-2019,
was issued to clarify the nature, character, and tax treatment of corporations under Section 30 ng ating tax code and to devolve to the RR or revenue regions, okay, the issuance of certificate of tax exemptions to said corporations. Kaya generally sa practice, kung wala ka niyan, okay, tax exempt certificate from the BIR, okay, you will not be granted, okay, tax exemption. Pero niliwanag ng RMO 38/2019 na itong requirement for sa pagse-secure ng tax exempt certificate will not apply to non-profit educational institutions kagaya ng University of Santo Tomas, okay, that is of course a non-stock non-profit educational institution. So hindi, so yung requirements na kahit pa ikaw UST, kahit pa ikaw ay exempt, sa palagay mo ikaw ay exempt dahil ikaw ay non-profit non-stock, dapat mag-secure ka pa rin ng tax exempt certificate sa BIR. That will not apply to UST and other non-profit educational institution as provided under RMO 38/2019. Bakit? Eh kasi kapag ka non-profit educational institution or non-stock non-profit edu institution, sa constitution mismo, exempt ang non-stock non-profit educational institution. At wala namang nakalagay doon na dapat mag-secure muna siya ng tax exempt certificate sa BIR. Kaya hindi pwedeng i-require yan sa mga non-stock non-profit edu institution before they will be granted tax exemption. Actually, during the time of Madam Hinares as commissioner ng BIR, merong na-issue noon na revenue regulation requiring mga non-stock non-profit educational institution to secure tax exempt certificate first before they will be granted tax exemption. So syempre, pumalag doon ang mga association ng mga schools na non-stock non-profit and actually nag-petition sila or meron yatang ano yan, umabot yata sa korte yan, and then kumbaga parang in short natalo ang BIR, okay, sa decision ng court. So kaya yan lumabas yung ating RMO 38/2019 clarifying na hindi kasama ang mga non-stock non-profit educational institution sa requirement ng pag-secure ng tax exempt certificate before they will be granted tax exemption. Okay? Next. So, paano ba maging tax exempt? Okay? So, take note na yung Section 30 of our tax code ay hindi absolute proof na ikaw na ay tax exempt. So, kung nandoon ka, if you belong to those categories, okay, eh hindi automatic na tax exempt yun. Because under RMO 38/2019, dapat ma-meet mo yung dalawang requirements. One is organizational test and the other one is the operational test. Okay? So ulitin ko ha, there are two tests para ikaw ay mag-qualify sa tax exemption under our tax code, specifically Section 30. Okay? Una is organizational test. Ano ibig sabihin ng organizational test? So this requires that corporation or association's constitutive documents, meaning to say, yung articles of incorporation natin, halimbawa sa SEC, must show that its primary purpose or purposes of incorporation fall under Section 30 of the tax code. Ano ba yung nakalagay doon sa purpose? Bakit merong kine-create na ganyang corporation? Okay? Dapat yung purpose or purposes must show, sabi ng RMO 38/2019, na yung primary purpose ay nagpo-fall doon sa mga categories under Section 30. Eh bakit? Ano ba ang nasa Section 30? So, kung papansinin mo, ito yung mga listahan na nasa Section 30. Section 30, paragraph A to K. Okay, so yan yung nasa listahan natin sa tax code natin as amended. Kung babasahin mo itong listahan, ang common denominator na nandyan, okay, parang
parang common descriptor, okay, or a description ng isang corporation or an entity para ma-exempt ay number one, dapat hindi yan na-organize for profit. So kung basahin mo to, lahat yan ganun. Okay, dapat hindi na-organize for profit. Okay? At karamihan, yung mga entities na to ay mga non-stock corporation. Kasi normally, when you say non-stock, hindi yan for profit. Pag sinabi mong stock corporation, generic or generally, na yan ay for profit activities. Okay? So, parang yan yung pinaka-main na description, okay, ng mga corporations under Section 30 para ikaw ay exempt. Okay? So, in short, although babasahin natin ito mamaya, puntahan lang natin ulit ito, organizational test, dapat sa pag-organize pa lang. Dapat sa pag-incorporate pa lang. Maliwanag na doon na pasok yan sa Section 30. Okay? Na yan ay non-stock. Na yan ay not-for-profit activities. Okay? So, aside from organizational test, okay, sabi nga natin, dalawa ang requirements eh. Organizational test and the second one is operational test. So, sabi ng RMO 38-2019, maliban sa dapat yan ay na-incorporate, na-register as a non-stock, non-profit entity, dapat mapatunayan muna na yung mga regular activities ng corporation na yan or association na yan be exclusively devoted to the accomplishment of the purposes specified in Section 30 of the Tax Code. Okay? So since ang nakalagay sa Section 30, karamihan doon, di ba, or almost lahat yon ay dinedescribe na yung entity ay non-stock, non-profit entity. So dapat sa operational test, ganun din siya. Okay? So pag nag-operate, it should also operate as a non-stock, non-profit entity. Sabi ng RMO 38-2019, a corporation or association fails to meet this test kung yung company na yan has no activities conducted in furtherance of the purpose for which it was organized, or if a substantial part of its operation constitutes activities conducted for profit. E na-register nga yan na non-stock, non-profit, pero kung hihimayin mo ang mga activities niya, karamihan, kaya nangingibabaw yung kanyang pagiging for-profit entity kasi karamihan ng activities niya for-profit. Okay? Bigay tayo ng example, no? So, example, labor organization. Okay? So, dapat para ma-meet itong operational test na yan, dapat yung labor organization na yan, okay, shall operate to protect and promote the interest ng mga miyembro niya. Paano? By bargaining collectively with their employers to secure better working conditions, wages, and similar benefits. So sa amin sa UST, meron kaming labor organization, okay? Yung aming tinatawag na USFU, okay? University of Santo Tomas Faculty Union. So Faculty Union is actually a labor organization, okay? At dapat nag-ooperate 'yon, yung labor organization namin na 'yon, okay, to protect and promote our interests, okay? To bargain for us, okay, para sa ikabubuti ng working conditions, wages, etc. Oh. So, kung naipasa mo 'yan at naipasa din niya yung organizational test, then yes, pasok siya sa Section 30. Exempt dapat yung entity na 'yan. Okay? Another example, agricultural organization. To be entitled to exemption from income tax, the corporation must carry out activities primarily to improve the working conditions of its members also, kasi organizational, ano yan eh, agricultural organization yan eh. The grade of their products, improve the grade of their products, kasi nga agricultural, horticultural organization yan.
and or develop a higher degree of efficiency in their respective occupations or the improvement of production techniques. Okay? So, maliban sa maipakita mo sa mga papel ng organization nyo na yan ay non-stop, non-profit, eh dapat mag-operate ka bilang isang non-profit organization. So, ano ba ibig sabihin ng horticulture or horticultural organization? So, horticulture concerns the cultivation of gardens or orchards and the growing of fruits, vegetables, flowers, and ornamental plants. Okay? So, may kinalaman sa agricultural activities. Okay? So, those are the two requirements provided by RMO 38-2019 para ma-meet or para ikaw ay tax exempt under Section 30 ng ating tax code. So pinaka-basic requirement no ng Section 30, dapat yung entity ay non-profit. Eh ano ba ibig sabihin ng non-profit, sir? So sabi ng RMO 38-2019, non-profit means that no net income or asset accrues to or benefits any member or specific person with all the net income or asset devoted to the institution's purposes. So in short, wag mong kunin, wag niyong paghati-hatian yung kung meron mang profit na ma-generate, okay, sa organization na yan o sa corporation na yan, wag niyong kunin, okay? Wag niyong paghati-hatian, okay? Kasi gagamitin lang yan dapat para mas lalo pang gumanda yung korporasyon na yan. Okay? Devoted to the institution's purposes and all its activities conducted not for profit. Thus, in order for an entity to qualify as a non-profit corporation exempt from income tax, it must demonstrate that its earnings or assets do not inure to the benefit of any of its trustees. So, ibig sabihin, hindi naman bawal actually na makapag-generate ka ng profit. Okay? Kasi, siyempre may mga activities ka eh, kagaya nung agricultural organization. O, di siyempre, kahit papano, may mga production, kunwari. Okay? Or may mga revenue na papasok. So, hindi naman bawal yun. Provided, para lang yun sa organisasyon. Para lang yun sa korporasyon. Para lang yun sa asosasyon. Hindi para sa mga members. Otherwise, pag ganun, edi for-profit activity na yung ano mo. O yung ano nyo, yung organization nyo. Okay? Okay, next. Inurement prohibition. Actually, katuloy lang yan nito. Na ibig sabihin, kung may income man yung company o yung mga assets ng company, dapat hindi magbe-benefit dyan yung mga miyembro. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng inurement prohibition. It must not be organized or operated for the benefit of private interests such as specific individuals, incorporators, or his family. Non-stock, non-profit, pero lahat ng family members, officers ng company, wala naman silang ibang pinagkakakitaan, pero nasusustain nila yung mga magaganda nilang o yung mga mararangya nilang pamumuhay. Okay? Tapos wala naman silang wala nga silang ibang pinagkakakitaan. Pag ganun kaduda-duda 'yon, 'di ba? So ibig sabihin, kung baka kumikita din yung organization. And then baka sila din ang nakikinabang. So pag ganun, it will no longer fall under the tax exempt corporation. Okay? So it must not be organized, okay? For the benefit of these individuals, okay, including shareholders of the corporation or organization or persons controlled directly or indirectly by such private interest. The organization must serve a public rather than private purpose. Okay? So, next. So, maliwanag, no, na hindi komo, halimbawa, no, kung binasa mo ang Section 30, at sa palagay mo, pasok kayo doon, hindi automatic yun. Kailangan itest mo muna siya kung pasok nga. Okay? Organizational test and operational test. At sabi nga ng RMO 38-2019, yung income tax exemption sa Section 30 ay hindi absolute.
kahit pa nandun ka. Eh kung maliwanag na hindi ka tax, na taxable ka, you will be taxable. So income tax exemption covers only the income derived by the corporation in furtherance of the purposes for which it was organized. So in short, kung may mga other activities yan, at dahil dun sa other activities ay nag-generate ng income yan, na wala namang kinalaman sa kanyang pagiging tax-exempt organization, it shall be subject to income tax. Kagaya nito, eh nakapag-derive siya ng income dahil pinarentahan niya yung ibang properties. O edi rent income yun. Walang kinalaman sa kanyang pagiging exempt corporation. It will be taxable. In fact, sabi ng Section 30 sa dulo ng Section 30. So kung titingnan mo to, di ba may listahan tayo yan? Di ba may listahan tayo, Section 30, paragraph A to K? Sa baba nakalagay, provided. So para mabasa natin, kasi maliliit yung font nun, dito tayo. Sabi ng tax code, notwithstanding the provision in the preceding paragraphs, okay? Paragraphs A to K, the income of whatever kind and character of the foregoing organizations from any of their properties, real or personal, or from any of their activities conducted for profit, regardless of the disposition made of such income, shall be subject to income tax under the tax code. Sa undergrad, lagi kong ina-example, JP ah. Siguro naman, oh, unang-una, yung mga officers ng JPIA dito, i-register nyo yung organization nyo as JPIA. Wag lang tatawagin yung JPIA. Ganun na lang. Okay? You need to register it. So register natin, kunwari, JPIA. Siguro naman yan ay non-stock, non-profit. Diba? O, so halimbawa, pumasa ka na sa organizational test. Non-stock yan, non-profit. Pasado ka rin sa operational test kasi wala naman kayong ginawa talaga kundi ano, isipin lang yung kabutihan ng mga miyembro, ng mga future accountants natin na mga magigiting. However, meron kayong mga activities na medyo walang kinalaman sa pagiging JPA nyo. Kunwari, bebenta kayo ng mga mugs, benta kayo ng mga t-shirts, pa-concert kayo, etc. Hindi naman itinayo ang JPA para sa mga ganong activities, right? So, because of those activities, nakapag-generate kayo ng pondo o ng revenue, okay, ng profit. Profitable activities yung mga yon or proprietary activities yung mga yon. Walang kinalaman yon sa inyong pagiging JPA. Therefore, kung may income kayo na madederive from those activities, it must be subject to tax. Okay? Halimbawa, ikaw ay simbahan. Ang laki-laki ng simbahan nyo, marami kayong space na available na hindi nagagamit. Pinarentahan nyo. It shall be taxable kasi walang kinalaman sa pagiging exempt mo na entity. Okay? So, yun ang ibig sabihin. Okay. So, ulitin ko ha, hindi absolute yung income tax exemption sa Section 30. Okay, another one, obligations as withholding agent of the government. So kahit sabihin mo pa na ikaw ay charitable organization na exempt sa income tax, hindi nangangahulugan na hindi ka na responsible or obliged to withhold taxes. Kagaya ng tax ng mga sahod, tax sa sahod ng mga empleyado nyo. So you are a charitable organization pero siyempre may mga tao kayo. So dahil may mga tao kayo, may mga sahod yung mga yun. Dahil may mga sahod yung mga yun, they may be subject to income tax. So therefore, you shall observe, okay, your role as a withholding agent ng gobyerno. Okay? Bilang isang employer, ikaw ang bahalang mag-deduct ng tax on their compensation income, if applicable. Okay? So hindi mo pwedeng idahilan kay BIR na, hindi ako nangongolekta, hindi ako nagwi-withhold kasi tax exempt entity ako eh. So hindi pwede yun. Okay? Next. In fact, maliban doon sa pagiging withholding agent doon sa mga empleyado nyo, we pertain also to other types of withholding.
Kagaya ng kunwari, si Juan de la Cruz ay CPA. So, individual taxpayer siya. Okay? Tapos, siya ay nag-audit kay charitable organization. So, magcha-charge natural si Juan de la Cruz kay charitable organization. So, magkaka-revenue si Juan de la Cruz CPA kay charitable organization. So, kahit tax-exempt itong charitable organization, alam mo na taxable yung CPA eh. So, mag-withheld ka. Okay, ng CWT, creditable withholding tax on professionals. Either 10% or 5%. Okay? So, hindi rason yung pagiging tax-exempt entity mo para hindi ka na mag-withheld ng mga nararapat ng mga taxes. And aside from that, you may be liable for VAT, okay, on your purchases. So, actually sa practice, no, maraming ganito na, alimbawa, yung entity ay charitable. Okay? Tapos, kunwari, oh, charitable yung entity. O, eh, nagpa-audit kay Juan de la Cruz CPA. Eh, si Juan de la Cruz CPA ay subject to VAT. Kasi lagpas 3 million siya, tapos VAT registered siya. So, sabi ni Juan de la Cruz kay charitable organization, ang aking audit fee sa'yo ay 100,000, kunwari. Pero, I will charge VAT na 12,000, ha? 12% ng 100. Normally, sasabihin ni charitable, ay, wag mo akong i-VAT kasi ako ay exempt. So, hindi pwede yon. Kasi ang nagva-VAT, hindi naman yung exempt corp, kundi si Juan de la Cruz, yung seller. So, hindi nangangahulugan na kung ikaw ay tax-exempt corporation, exempt ka na rin sa VAT ng mga binibili mo. We're pertaining to purchases. Okay? Oh. So, purchase of goods or properties or services and importation of goods by corporation organized and operated as under or as a Section 30 corporation shall be subject to the 12% VAT. If the corporation is engaged in the sale of goods or services in the course of business, including transactions incidental thereto, okay, its revenues derived therefrom shall be so kagaya ng sinabi ko kanina, kung may mga extra activities kayo, tapos yung mga activities na yun ay subject to tax, eh subject din yun sa business tax. Okay? Either 12% VAT or percentage tax. Under create law, yung percentage tax natin, didiscuss natin to sa separate video, naging 1% na from 3%. Pero for 3-year period lang, magmula July 1, 2020 up to June 30, 2023. We will discuss that sa business taxation. Okay? So those are your tax-exempt corporations under Section 30. Basahin mo na lang yung listahan, ha? Hindi na natin babasahin isa-isa tong mga to. Bigyan ko na lang kayo ng example. Ito, oh. Non-stock, non-profit, edu institution. Another example, government edu institution. Another example, non-stock corporation or association organized and operated exclusively for religious, charitable, scientific, athletic, etc., etc. No part of its income or assets shall belong to or inure to the benefit of any member, organizer, officer, or any specific person. Halos ganyan lahat ang mababasa mo dyan. Okay? Yan. So, those are your Section 30, tax-exempt corporation. So, if you want to know kung yung company nyo ay pasok dyan, so, basahin mo yung Section 30 ng ating tax code. So, thank you for watching our second episode ng income tax series natin.